So, another great day mga boss! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Mr. Crocs ng Creative Art Rise. So, bago ang lahat, huwag kalimutan na mag-like at subscribe mga boss. At i-click mo na rin ang notification bell icon ng all para lagi ka boss updated sa mga murang bilihan at bagsakan ng mga cactus at succulent. Nice ko lang i-shout out ang mga boss natin na nasa Alberta, Canada at sa mga boss natin dyan na nasa Hail, Riyadh, Saudi Arabia. Hello po sa inyong lahat at happy birthday din po kay Boss Gemma Lopez na mga laging nakaantabay at nakatutok sa ating YouTube channel. At kung bago ka lang boss dito sa aking YouTube channel, ay taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagbisita. At welcome na welcome po kayo dito mga boss. So ngayong araw mga boss, ang pag-uusapan natin ay kung paano magripat ng cactus at succulent matapos natin itong bilhin sa mga garden shop or sa bangketa. Para maiwasan natin mga boss na magkaroon ng bulo or mamatayan tayo ng mga cactus at succulent. At para hindi rin masayang mga boss ang ating perang ipinambili dito. So para sa unang step na gagawin natin mga boss, aalisin natin ang lupa nito sa kanyang nursery bag. At ang kanyang mga old roots, aalisin din natin to mga boss. So ginagawa natin itong paraan na ito mga boss ay para matanggal yung mga insekto na maaaring mag-cause ng pagkabulok or pagkamatay ng ating mga halaman. Kung may malagas na dahon mga boss, okay lang yan, maaari natin muli silang ipropagate. At pagka naman cactus mga boss, ang tatanggalan natin ng soil, kailangan gumamit kayo ng tong para hindi po kayo matinik. At para naman sa step 2 natin mga boss, huhugasan natin ito sa running water para maalis natin mga boss yung extra na soil na nakadikit pa sa ugat ng ating mga cactus at succulent. At para naman sa step 3 mga boss, ang gagawin natin ay air dry natin ang ating cactus at succulent ng 1 week bago natin ito iripat. At para naman sa step 4 mga boss, ihanda natin ang mga sumusunod. Kakailanganin natin mga boss ng clay pot or plastic pot, garden tools, gagamit din tayo mga boss ng masitera soil mix and pebble stone at ang ating in-air dry ng cactus and succulent ng 1 week. At para naman mga boss sa step 5, ang una nating gagawin mga boss ay lalagyan natin ng masitera soil mix ang ating plastic pot. Ang masitera soil mix nga pala mga boss ay binubuo siya ng 30% na vermicast at 70% na pumice. Ang isang kilong masitera soil mix nga pala mga boss ay makakagawa tayo ng 5 plastic pot na may sukat na 3x3. So sa paggamit ng pot mga boss, dapat yung right size ang gagamitin natin base sa laki or liit ng ating itatanim.
So, after natin matapos makapagripat mga boss ng ating cactus and succulent, kakailanganin natin ng another 1 week mga boss bago natin diligan ang ating niripat na cactus at succulent. Ginagawa natin yung paraan na ito mga boss ay dahil para makapag-adjust sila. Dahil karamihan sa mga cactus at succulent dito sa lowland ay galing sa Benguet. So, kailangan din mga boss na hindi nakadirect sa sunlight ang ating mga nirefat na halaman habang nasa stage pa sila ng adjustment. So, kailangan din natin itong gawin mga boss ng 1 week bago natin ito paarawan. So, after 1 week mga boss, pwede na natin diligan ng 20 ml ang ating mga cactus at succulent.